Nag-post ako ng video tungkol kay Vice Ganda at kung bakit dapat nag-public apology na lang sila. Doon sa comment section, ang daming medyo may mangilang-ngilang nag-bash sa akin as compared sa napakaraming nag-like ng video. Doon sa mga nag-bash sa akin, may nagsabi na dapat daw shut up na lang daw ako. Tapos may nagsabing iiyak ka pa, sabi sa akin ganun. Tapos may nagsabi pa sa akin doon na wala naman daw masamang ginawa sila Vice, madudumi lang daw ang pag-iisip ng mga tao. Ngayon, hindi ko napapansin na yung iba. Doon na lang tayo sa nagsasabing wala naman daw ginawang masama si Ayon at saka si Vice. Ganto na lang yan. Kung wala talaga silang ginawang masama, bakit ipinatawag sila ng MTRCB? Ang ipangangatwiran nyo sa akin kasi si Rendon at saka yung mga taong kumampi kay Rendon, inudyokan yung MTRCB para ipatawag sila. Ayun na nga di ba? May nag-udyok na mga tao. Ibig sabihin, yung mga tao na yan naniniwala na may ginawang mali si Ayon at saka si Vice. Kaya sila pinatawag ng MTRCB. At mind you, hindi yun kokonte. Napakarami. Ngayon, yung pangatlo, kung talagang walang ginawang masama si Vice at saka si Ayon, bakit nai-stress sila? Yung kada makakakita sila ng icing, nagre-react si Vice, di ba? Tapos, nararamdaman nyo talaga yung stress ni Vice eh, kasi umiiyak siya sa showtime. Huwag nyo naman sabihin sa akin na drama-drama lang yun. Dahil nga, o kaya joke lang yun dun sa icing. Ibig sabihin lang ba nun gino-joke-joke lang nila yung sitwasyon nila? Well, ayun na nga deep inside, kaya sila nai-stress kasi alam nila there's something wrong at ninenervyos na talaga sila. Tapos, ang nangyayari pa ngayon, ang tingin sa kanila ng mga tao, mayabang sila. Kasi nga, hindi sila nagso-sorry. Para sa akin kasi, hindi kasi simple yung sitwasyon nila ngayon. Para sa akin is, medyo may konting complication, lalo na kapag napag-initan sila ng tao at sinadya sila ng ibang tao na medyo alanganin at talagang pwede talaga silang makasuhan. Yun kasi ang sinabi ng nakausap ko. Para sa akin, ang pinakamadaling solusyon na lang dyan is mag-public apology na lang talaga sila. Kasi yun ang katanggap-tanggap na gagawin nila. Huwag na nilang aminin na may ginawa silang masama, pero aminin na lang nila na may mga tao silang naapektuhan. At yung epekto nila, hindi maganda, hindi positibo, negatibo, na dapat malinis nila sa puso ng mga tao.